Kapagkulyan, timeline niya sinabi. So, yun ay theological basis. Paano baybayin yung isang ano ng Bible? Kasi, pag hermeneutics, sasabihin nila, it's all biblical na nagbase sa Biblia na hindi sinasamahan ng ideya, ng sariling ideya ng tao. Ngayon, pataas mo sa pati Joseph 28 o doon sa pinakataas pa. Sige pa, Brad. Sige pa. Yung pakihanap mo na lang yung ano, yung kanilang pag-alis. Sige, sige. Taas mo pa, Brad. Ito, ito, ito. Ito yung ginamit ko sa kanya. But pray ye that your plight, ito yung ginamit ko, yung plight. Ano yan? Ano yung plight na yan? Eh, sige. Eh, ito, pagdating sa 21, for then shall be great revelation. May makikita kang plight, not being the winter, neither of the Sabbath day. Then sabi niya, plights not repairing to rupture. O sige, sabi ko, sa'yo yan. Pero, kung i-explain ko yan, yung after the for then, then shall be the great revelation. Sabi ko, apply yan sa panahon ng 70 AD. Yan ay 70 AD na pangyayari. Na kinukot ni Kristo doon sa Daniel 8:14, yung 2300 days. Yung tinutukoy ni Daniel na darating the abomination that made desolate. Ngayon, tinanong ko to, ito ba ay nangyari na? Pag sinabi mong great revelation, ano yan eh? Hindi pa nangyari. So, ano yung plight? Ngayon, sabi ko, I use the word plight sa rapture. Ano ibig sabihin na rapture? A rapture means caught up, snatch. Parang kinatch. Ano ibig sabihin? Kasi, kung babasahin sa baba, kung hindi pa i-claim ng Panginoon yung araw, walang laman na maliligtas. So, ewan ko, ano sagot nila dito sa flight? Ewan ko, may pastor, dahil din, kung anong sagot nila niya sa mga post-revelation rapture. So, sabi niya, hindi yan flight. Hindi yan rapture, sabi niya. Sabi niya, wala lang po, ayaw niya sabihin. Basta sabi niya, yan ay sinasabi lang, parang babala. O parang ganun lang. Pero ano yung plight on the Sabbath? Huwag daw ipanalangin. Panalangin daw natin na huwag daw Sabbath day o winter. Yung pag-alis. Pag-alis. Sir, yung alis. Sir, pakitingin mo nga sa lexicon mo ano yung plight. Pakitingin. Baba mga, plight pa rin. Baba mga, wala na. Mayroon lang ko niya sa strong. Ito kasi lexicon. Pakiclick mo yung 5-3-4-3. Flee. Escape. Flee away. So, escape. Flee away. Safety before. By flight. Kung kukulin ko yan sa strong, yan yung rapture. So, hindi directly yan yung rapture. Pero bago mangyari yung 70 AD, para konting recap lang po, yung 70 AD, panahon ni Titus 2 eh. Yung 70 AD, matindi yung nangyari sa kanila. May isang paliwanag si Bade, mabanggitin ko lang, Bade Jake Mojo. Yung 70 AD, yung Matthew 24, ito daw ay Holocaust. So, magkaibang ba din ng isla? Sabi ko, bakit kailan? Hindi ganyan. Bro, hindi lahat. Pinaniniwalaan natin kay Padre Mel. So, yun lang. Maganda sa atin. Tapin. Ayun, trade-tribulation yan ano, kanan dyan. Parang sa Sunday, kung kanta siya. Maganda yun, ano? Maganda yun. Pero siguro, pakinggan din natin kayo baka gusto mag-testimony. Amen. Testimony natin dito yung buhay-buhay mo, ano? Word. Sharing talaga ng word. Sister Jay, baka mayroon kang gusto ng mga
sino po? Pwede pa nga mo tumayo para mag-share testimony? Okay. Ganda yung sinishare kanina ni... Testimony.